Isa sa mga hinahangang basketbolista noong dekada 90, si Nelson Asaytono. Halos lahat ng award sa PBA, puwera lang ang pagiging MVP na iuwi niya. Nasaan na nga ba siya ngayon? Roda Magnaye, ikwento mo. Provinsyano at tubong Mindoro ang itinuturing na isa sa pinakamagaling na manlalaro ng PBA, si Nelson Asaytono. Nagsimulang mag-basketball si Nelson sa University of Manila bilang estudyante. Matindi ako sa UM tsaka nag-champion ng UM. Wow! 10 pesos lang. Taong 1989 nang makapasok siya sa Pure Foods. Dahil sa kanyang bilis, taas tumalon at lakas magdang, tinawag siyang The Bull. Kaya ang ilang PBA players asar daw sa paglalaro niya. April 7, 2005, nang gawin ni Nelson pang 12,268 point niya. Pang-pito sa may pinakamaraming nagawang puntos sa PBA. Actually, halos lahat ng award nakuha ko na eh. No? Ang isa lang talaga ang hindi ko nakuha, yung MVP. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nagbago ang ikot ng bola sa buhay ni Nelson. Lalo na na maghiwalay sila ng kanyang asawa. So, yun lang yung ano ko sa sarili ko na hindi nagkakaidot ako, na hindi ako nakakabuo ng pamilya. Pero nandiyan yung mga bata, nandiyan lang yan. Kahit di niya kasama ang dalawang anak, saludo pa rin ng mga ito sa kanya. Super, super nice niya talaga. Dito at home and everything. Full-time employee sa isang networking company sa Ortigas, si Asaytono. Ang dating bad boy sa hardcourt, bumait at naging palakaibigan daw dahil sa uri ng trabaho niya ngayon. Saka nakikita ko ito sa ibang tao na hindi nga kilala, nakakakuha sila ng customer nila. Sabi ko, ako pa kaya na, ako na yung tinatawag, ako na yung linalapitan. So, mas madali akong makakuha ng tao. Pero aminado si Nelson, namimiss niya ang pagbabasketball. Kung tatanggalin mo, kung namimiss kong basketball sobra. Kaya lang, hindi na natin pwedeng ibalik yung kahapon eh, diba? Napalman sa ilang aspeto sa buhay si Nelson the Bull Asaytono, tuloy pa rin ang pagsugod sa mga hamon tulad ng isang toro. Rhoda Magnaye, News 5.